isang pinagpalang araw sa kanilang lahat. Ang tema ng ating mga pagbasa ngayon ay obedience, pagsunod. Marunong ka bang sumunod? Sinasabi na lahat daw ng pagsunod ay nagsisimula sa isang paanyaya, pagyaya, paanyaya. Halika, pumunta ka rito. Halika, dito ka. Tara, alis tayo. Pagsunod. Ang pagsunod daw nagsisimula sa pamamagitan ng isang yaya, isang paanyaya. Susunod ka ba? Pupunta ka ba? Paparoon ka ba? Pagsunod. Maraming uri ng pagsunod. Sumusunod tayo kapag alam natin yung ating pupuntahan. Sumusunod tayo kapag alam natin na mag-guide tayo ng taong iyon. Kapag halimbawa, nandoon tayo sa isang kalye at pagkatapos hindi natin alam kung saan nga ba pupunta, madilim yung lugar. Meron tayong nakitang isang sasakyan o isang tao na maaaring nating sundan para makalabas doon sa lugar na iyon. Pagsunod, pag-asa. Pero ang tanong, madali bang sumunod? Ikaw, madali ka bang sumunod? Kapag halimbawa meron sinasabi sa iyo, susunod ka ba kaagad? Madali ka bang sumunod? Alam niyo, nagiging madali ang pagsunod kapag halimbawa yung pupuntahan ay masaya. Kapag halimbawa yung pupuntahan at niyayaya ka ay gala, laboy, barkada, trip lang. O kaya kapag niyaya ka, tara, joyride tayo. Madaling sumunod. Pero paano kapag ang utos, ang yaya, ang paanyaya ay nanggaling sa inyong mga magulang o kaya sa inyong guro? Madali ka bang sumunod? Ako naman, naglalaro ako dito ng ML eh. Nakarank ako dito eh. Bakit ba lagi na lamang ako ang inuutusan? Bakit lagi na lamang ako? Pangalan ko na lamang, ako na lang parati. Madali ka bang sumunod? Sa mga anong bagay ka sumusunod? Kapag halimbawa, meron lang bang reward? Sige, halika, inutusan ka ng nanay mo. Iyon na lamang yung sukli. Kapag meron bang kapalit, madali bang sumunod? Pero kapag wala kang kapalit na matatanggap, mahala ka dyan. Mahala ka sa buhay mo. Huwag mo ako utusan. Meron akong ginagawa dito. Mahirap sumunod. Dito mga anak, makikita natin yung dalawang klase ng pagsunod. Nagiging madali yung pagsunod kapag halimbawa masaya, kapag halimbawa ay gala, laboy, o kaya ay joyride yung ating pupuntahan. Pero kapag halimbawa ay mahihirapan ka, kapag halimbawa ay mawawalan ka, kapag halimbawa ay mapapagod ka, o kaya kalungkutan, o kaya magdudusa ka, parang ang hirap-hirap sumunod. Dito, makita nawa natin yung mga balakid sa pagsunod. Maraming mga balakid sa pagsunod. At hayaan ninyo na tulungan tayo ng ating mga pagbasa ngayon, ano nga ba yung mga nagiging balakid para tayo ay sumunod? Sa ating unang pagbasa ngayon, narinig natin ang kwento ni Propeta Ezekiel. Tandaan natin kapag binabasa natin ang aklat ni Propeta Ezekiel, ang konteksto ng bayan ng Diyos, ang konteksto ng Israel ay nandoon sila sa Babylonia at sila ay ipinatapon. Sila ay naghihirap. Wala silang hari, wala silang templo, wala silang bansa, wala silang lupa, wala sila kahit ano paman. Sila ay naghihirap. Pero kahit na doon sa paghihirap na yon, ang paanyaya sa kanila ni Ezekiel ay sumunod. Teka, parang ang hirap naman sumunod. Kapag naghihirap ka, parang ang hirap namang sumunod kapag meron kang dinadalang sakit. Pero ano nga ba ang naging motibasyon ng bayan ng Diyos para sumunod kay Ezekiel? At doon sinabi ni Ezekiel na magtiwala tayo sa Diyos. Kaya tayo susunod sapagkat meron tayong tiwala sa Diyos. Ganun pala, no? Kaya tayo sumusunod sa ating mga magulang, hindi natin sila binibigo. Kaya pala tayo sumusunod sa kanilang mga utos sapagkat may tiwala tayo sa kanila na hindi nila tayo pababayaan. Sila na nandoon parati sa atin at nagbibigay sa atin ng buhay
nandoon na pinagkakatiwalaan natin sila at ang ating tugon doon ay pagsunod. So, yun yung unang punto na nais kong bigyan ng pansin. Yung balakid para tayo ay makasunod ay paghihirap. Kapag tayo ay naghihirap, yun ay nagiging balakid sa pagsunod. Pero maging motivasyon nawa natin, katulad ng sinasabi sa ating unang pagbasa ngayon, na meron dapat tayong tiwala. Susunod tayo sapagkat pinagkakatiwalaan natin ang taong iyan. Sumusunod tayo sa ating mga guro sapagkat meron tayong tiwala sa kanila na ang itinuturo nila sa atin ay tama. Hindi tayo dadalhin sa kasamaan, hindi tayo dadalhin sa kamalian, bagkus dadalhin tayo sa katotohanan. Ituturo sa atin ang tama. Yun yung una. May balakid sa pagsunod, pero merong motivasyon sa pagsunod. Sa sandali na hindi tayo makasunod, tingnan natin ang biyaya ng pagtitiwala. Pangalawa, sa ating ikalawang pagbasa ngayon, si San Pablo, sinasabihan naman niya ang kumulilan na kung saan napakaraming mga pride. Pride. Kayo ba? Marami ba kayong pride? Hindi ito yung sabon na ginagamit natin. Kung hindi yung pride, ito yung mga sandali na kung saan ang tingin natin sa sarili ay napakataas. Bakit ako susunod sa kanya? Sino ba siya? Bakit ako susunod sa kanya? Bata lang siya. Bakit ako susunod sa kanya? Walang alam yan. Pride. Ang tingin mo sa sarili mo napakataas. Ang tingin mo sa sarili mo all-knowing. Ang tingin mo sa sarili mo, ikaw lamang ang matalino at ikaw lamang ang magaling kaya hindi ka susunod sa kanya. Pero ano ang dapat na maging motivasyon natin para tayo ay makasunod? Humility. Sa sandali pala na tayo ay merong pride sa ating puso, sa sandali pala na ang tingin natin sa ating sarili ay napakataas, nandoon na inaanayaan tayong magpakababa. Humility. Ang isang tao na ang tingin niya sa sarili niya ay napakataas, hindi yan makakasunod. Ang isang tao na ang tingin niya sa sarili niya, napakatalino niya at alam na niya ang lahat, hindi yan makakasunod. Pero ang isang tao na sasabihin niya sa sarili niya, gusto kong matuto. Gusto kong malaman ang mga bagay na ito. At doon yung kapakumbabaan, doon tayo makasusunod sa ating mga leksyon, sa ating mga magulang. Pangatlo, sa ating ebanghelyo ngayon, hindi ka makakasunod kapag halimbawa yung isang tao ay itinuturing mo na hindi mo kapamilya. Natural, hindi ka susunod dun sa taong iyon. Hindi ka susunod kapag halimbawa hindi significant sa iyo yung taong iyon. Susunod tayo dun sa mga tao na kung saan ay malapit sa atin, may bahagi sa buhay natin. At doon bahagi ng pamilya natin. Kaya tayo sumusunod sa kanila. Kaya tayo sumusunod sa ating mga magulang, kaya tayo sumusunod sa ating mga guro, kaya tayo sumusunod sa ating mga kaibigan sapagkat sila ay bahagi ng ating buhay. Ganun pala mo, no? Bahagi pala ng pagsunod ay susunod tayo sapagkat bahagi ka ng aking buhay. Hindi basta-basta, hindi kung saan-saan, bagkus tayo ay nasa isang pamilya. Sa ating ebanghelyo ngayon, narinig naman natin yung kwento na kung saan si Jesus hinaharap niya yung mga leader ng komunidad nung kapanahunan niya. At doon, tinanong niya daw isang tatay na mayroong dalawang anak. At yung unang anak niya, yung kanyang panganay na anak, ay kanyang inutusan, inaniyayahan, isang paanyaya para sumunod sa kanya. Anak, pumunta ka sa bukid at mag-aralo ka doon. Ang sabi niya, opo, tay, pupunta ako. Pero hindi siya pumunta. Yung pangalawang anak niya, sinabihan niya, anak, pumunta ka sa bukid at mag-aralo ka doon. Sabi niya, ayoko. Ayoko pumunta. Pero nung napagtanto niya na ang nag-uutos sa kanya, na nag-aanyaya sa kanya ay ang kanyang ama, ang kanyang tatay, nandoon yung kanyang pagtalima, nandoon yung kanyang pagpunta.
Dito mga anak, makikita natin sino dun sa dalawang iyon ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama. Yung nagsabi bang pupunta pero hindi pumunta? O yung nagsabi, hindi ako pupunta pero eventually pumunta? At alam natin yung sagot. Yung pangalawang anak, yun yung sumunod sa kalooban ng ama. At dito, makita nawa natin na hindi lamang sa muso, batos dapat sa puso. Alam niyo, kung minsan, ano, maraming mga tao ang gagaling magsalita, ang gaganda ng mga sinasabi, pero wala namang koneksyon sa kanyang puso. Dapat kung ano yung ating sinasambit, kung ano yung ating pinapangaral, dapat yun ang laman ng ating kalooban, yun ang laman ng ating mga puso. Yung puso. Kasi kung minsan, ano, ang gaganda ng mga sinasabi, pero pagdating naman sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos, ay nawawala, nahuhuli, nabubulok ang puso. Pagsunod. Ikaw, marunong ka bang sumunod? At dito kapag sinabi natin pagsunod, hindi lamang ito action, hindi lamang ito maglalakad, hindi lamang ito nakikita mo na gumagalaw. Bagkus, nasa kalooban natin yung pagsunod. Marunong ba tayong sumunod? Kapag sa sandali ng kahirapan, kapag tayo ay dumadaan na sa sakit, kapag tayo ay dumadaan na sa hirap, nakakasunod ba tayo? Pero sabi sa ating unang pagbasa ngayon, ano ang kinakailangan? Kinakailangan natin yung tinatawag natin na tiwala. Sumusunod tayo kay Jesus sapagkat pinagkakatiwalaan natin si Jesus na hindi niya tayo pababayaan. Kung minsan hindi tayo nakakasunod kapag punong-puno tayo ng pride. Kapag halimbawa nasa bahay tayo, punong-puno tayo ng galit, punong-puno tayo ng pride, hindi tayo makasunod. Pero ano ang sabi sa atin ni Jesus? Magpakumbaba para na sa ganun tayo ay makasunod sa kalooban ng Diyos. At yung pangatlo, hindi tayo nakakasunod kapag hindi bahagi ng pamilya natin yung nagsasabi sa atin, yung nag-aanyaya sa atin. Pero dito sinasabihan tayo na tayo ay isang pamilya at dahil doon, susunod tayo sa kalooban ni Jesus. Mga anak, tatlong bagay ang ating pinaglilayan ngayon sa pagsunod. Makakasunod tayo sapagkat meron tayong tiwala sa Diyos. Makakasunod tayo kapag tayo ay nagpapakumbaba. Makakasunod tayo sapagkat tayo ay bahagi ng isang pamilya.